anong wish mo? Sana po gumaling na po yung puso ko. Good afternoon po, Ma'am Nerissa. At good afternoon. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa Wanted sa Radyo at kay Senator Raffy, Ma'am. Napakalayo po ng inyong binyahe. Ma'am, kamusta po ang biyahe ninyo? Medyo pagod pero okay lang po. Okay naman po. Ma'am, ano po ang kalagayan po ng inyong anak na si Jay? Ang sa kanya kasi gusto ko lang yung maupilahan siya ba. Nang nakaraan kasi, na siya eh. Sinugod ko na naman siya sa center kasi hindi na naman siya makakain niya. Kaya kung tapos puso po talaga akong humihingi ng tulong. Gusto na pong matulungan lang po yung anak ko. Yun lang po. Saan po nagpa-check up before CJ? Para po alam natin. Nasa po siya? Sa Region 1 ng Dagupan po. Ngayon po, siya po ay na-refer para sa operasyon na. Tama po, po ba? Ano po yung operasyon na gagawin sa kanya, ma'am? Hindi pa ko pa kasi po talaga sigurado alam, ma'am. Kasi wala pa po ako lang. Hindi pa ako nakapunta sa Heart Center dito po sa Manila. Kaya sa Heart Center. Okay, Philippine Heart Center. Kailan kayo naka-schedule, ma'am, na pumunta? On the spot nga po yun ngayon, ma'am, kasi humingi lang po ako ng request letter sa doktor ko kasi yung nalaman ko lumalaki yung butas ng puso niya. Lumalaki pa po? Opo. Dahil second opinion pa lang po, hindi pa naman po operasyon agad, ano? Opo. Tama po. So, meron naman na po kayong referral sa Philippine Heart Center, ma'am. Pwede po nating i-arrange na magkaroon po ng second opinion si Jay para po malaman natin kung kailangan po ba ng operasyon, ano po yung klase ng operasyon para matigil po yung paglaki ng butas Opo. Ng kanyang puso. At agad-agad din po namin kayong bibigyan, ma'am, ng tulong po pang medical po niya. So, wala na po kayong babayaran na kahit ano doon sa kanyang pagpapacheck up, sa kanyang gamot po, o kahit po doon sa operasyon niya kung kinakailangan po talaga. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Si Jay, binababa niya yung kanyang mic. Jay, may gusto ka bang sabihin? Ma, thank you po sa tulong Ayan. Po. Itong show na to, lagi akong pinapaiyak. Diba, attorney? Sabi ko sa'yo, napaka-unpredictable talaga dito. Pero Jay, si mama na lang, wag mo nang masyadong problemahin. Kasi, baka kasi kanina siya rin binababa niya yung kanyang mic, ano? Baka patahanin muna natin siya kasi ayaw natin na may mangyari sa kanya habang nandito. Baka mamaya magka-pressure sa puso niya or kung ano man. Anong gusto mong sabihin? Ayan, mukhang ano na siya. May gusto kang sabihin kay Idol Raffy? Maraming salamat po, Idol Raffy. Tulong niyo sa amin. Anong gusto mo, Jay? Bibigyan ka daw ng laruan ni Sherry. Wala? Anong wish mo? Anong wish mo? Sana po gumaling na po yung puso ko. Mo scooter? Pag gumaling ka na, bibigyan ka namin ng scooter. Kailangan gagaling ka. Or bike. Oo, kailangan magpapakalakas si Jay. Ma'am Nerissa, ano po ba ang trabaho natin ngayon? Isa po akong OFW, ma'am. Pero natigil na po ako kasi wala na pong magpapantay sa kanya. So umuwi pa po kayo. Galing kayo saan, ma'am? Galing po ako ng Qatar. Qatar. Kailan po kayo umuwi? 2001. So dati po kayong OFW. So simula na umuwi kayo, ma'am. Ano po ang... Wala na po, ma'am. Nasa bahay na lang. Sino po ang sumusuporta sa pamilya nyo ngayon? Minsan, yung kapatid ng asawa ko. Mm-mm. Yung kinikita ng asawa ko. Yun po. Okay. So, essentially, yung asawa nyo po talaga ang bumubuhay sa pamilya nyo ngayon. Meron pa po bang mga kapatid si Jay? Dalawa lang po sila, ma'am. What? Nag-aaral po ba si Jay ngayon? Opo, ma'am. Anong taon na po niya? Grade 3, ma'am. Jay, may kailangan ka pa ba sa school? Wala na po. Wala. Kompleto ka na. May notebook ka na. May papel ka na. Ballpen, lapis,
Kumpleto si Jay sa shoes. Sa gamit, ha? Uniform! Oh, kumpleto. Wala po bang pangangailangan, ma'am, sa eskwelahan si Jay? Wala po. Wala naman. Kung kinakailangan din po na magstay kayo longer dito sa Manila, dahil po kayo ay galing pa ng Pangasinan, i-assist din po namin kayo, ma'am. Sila, Sharina po ang bahala sa inyo mamaya kung saan po tayong hotel magstay. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Idol Rafi, matagal ko na itong pinangarap na makarating sa'yo. Lubos-lubosin ko na ito. Mm. Idol, maraming salamat. Maraming salamat sa paglaban mo po sa mga OFW. Maraming salamat po. At bibigyan niyo po ng tulong ang anak ko. Hindi ko po alam kung paano ko pasasalamatan. Basta taos puso po kung papasalamat, Idol. Thank you po, ma'am. Jocelyn, maraming salamat po. Napakabait niyo po. Lahat po kayo, pati sa mga anak niya, napakabait niyo po. Napakarami niyo po natutulungan mga tao. Of course, si Senator Rafi at si Congresswoman Jocelyn Tulfo and even si Congressman Ralph po, ang kanilang priority talaga ay mga OFW, mga kababayan nating OFWs na inaapi at especially ang mga bata po na nangangailangan ng maraming salamat tulong po medical. Talaga. May netizen lang po na nanonood ngayon nagtatanong, mataas daw po ba ang grades ng bata sa school ni Jay sa school? Mataas po ba ang grades niya? Sawa ng Diyos po, nag-line of it naman po siya, ma'am. Okay. Kaso nga lang kasi lagi po siya na-absent. Mm-mm. Pag may ano po siya sa kanyang puso, o may naramdaman siya hindi maganda, mm-mm, hindi ko po talaga siya pinapapasok. Kaya doon po siya. Ano po ba ang simptomas, ma'am, ng congenital heart disease? Ang kagandahan lang po kasi sa kanya, ma'am, wala pong barado yung butas ng puso niya. Mm-mm. Bali, normal yung labas ng pasok ng dugo at saka tubig. Mm-mm. Kaya hindi mo siya mapapansin na nangingitim. Mm-mm. Pero pag nagugulat lang po siya, nai-stress yung bang na pagka mayroon siyang takot, doon po siya, nag-ano po siya, nag-struggle po siya. Ano po, nahihimatay po ba siya? Nasusuka? Nasusuka siya na hindi niya maintindihan po ang ano niya, yung puso niya, itong hinihingal po siya. Okay. Umahabol ang kanyang ano, hanggang sa minsan po na ano ko na rin po siya na pag naiyak siya, mm-mm, hindi siya makakahinga. Okay, so wag kang iiyak muna ngayon, lalong-lalo na ngayon, Jay, ha? Wag ka munang iiyak. Smile ka lang. Ayaw niyo. hindi parang malungkot siya. Hindi siya pwedeng maging sobrang saya. Oo, diba, bawal siyang sobrang saya, bawal siyang sobrang ma-excite, opo, bawal din siyang sobrang lungkot. Opo. Tama po. So, napakahirap po ng ganito, no? Oo, kasi mababaw ang luha natin. Pero may isa tayong maisingit ko lang, ma'am. May isa kaming natulungan dati ni Senator. Si Senator po ang sumagot noon sa, si Congresswoman Jocelyn Tulfo po ang sumagot noon sa pagpapa-opera din po ng puso ni Baby Chacha. Naalala ko yan. Si Baby Chacha po, way back po, I think taga Tarlac po sila. Nakausap din po namin, nakamusta namin last time. Mm. Okay na po si Baby Chacha. Naku, sana good naman. Opo. Ganun din kay Jay. Maraming salamat. Yun naman po, lagi ang pakay ng show ni Senator Rafi Tulfo, lalo na especially po sa mga bata. Mm-mm. No, lundag agad ang Tulfo family po. Mm-mm. Kaya gagawan walang po natin. Tanong-tanong, talagang all in po. Kaya nga po, nung nasa bus kami kanina, itong to eh, sabi na makikita na rin niya si Idol. Mm-mm. Naku, pagpasensyahan niyo na po. Idol, nasa Senate po kasi ngayon. Busy po sa Senate sila, Senator Rafi. Pero mapapanood niya naman po ito. Mm-mm. Opo. Kaya sabi ko sa iyo, Jay, huwag kang mag-alala kasi aantayin natin yung schedule for your operation, mapa-check up ka, and then kapag magaling ka na, baka ma-interview na siya ni Senator Idol mismo. Oh. Kakausapin ka na ni Idol Rafi. Mm-mm. Promise yan. Papakilala ka namin kay Senator Idol Rafi. Magandang hapon po, Dr. Montera. Yes, good afternoon, ma'am. Si Attorney Pao Cruz po ito ng AXIS Party List. Ma'am, nandito po sa tanggapan po ni Senator Rafi, si Jay Bautista, isa po sa inyong mga pasyente, at nalaman po namin na siya po ay may congenital heart disease. Maaari niyo po bang explain sa amin, Doktora, kung ano po ang kondisyon po ni Jay Bautista? So, ma'am, noong 2018 po, pumunta po siya dito sa amin. Na-diagnose na po siya ng congenital heart disease po sa ibang hospital. So galing sa ibang hospital, ma'am, yes. Tapos nag-transfer dyan. So sa ngayon, Doktora, ano po ba ang kondisyon o kalagayan po ng puso nitong bata? Nire-refer po siya sa Philippine Heart Center, ma'am, kasi congenital heart disease po, ma'am. Mm-hmm. Kailangan po may refer po doon, kailangan po makita po ng mga experts, team po natin from Philippine Heart Center.
Ano po ang mga exams or mga laboratory tests na kinakailangan niyang i-undergo, ma'am, bago po siya tuluyang maoperahan? Ma'am, regarding po kung ano po yung requirements po ng Philippine Heart, sila na po yung ano doon. Pero po kasi sa amin po, 2D echo po yung standard. Yung test pa po, yes. Ah, okay. So, sa ngayon, dahil syempre i-refer sila sa, it's either sa heart center po or sa kung ano man pong hospital dito sa Maynila, depende po doon sa doktor na mag-a-assess din sa kanila. Tama yeah, po yes, ba? Po. Oh, okay. Pero sa ngayon, ma'am, doktora, meron po bang kinakailangang inumin na gamot si Jay or wala naman po? Yes, ma'am. Naka-maintenance. Ah, may maintenance din siyang iniinom ngayon. Okay. Pagdating po ma'am sa heart center, meron na po ba silang doktor na pwede pong kausapin doon or wala po kayong na-recommendang doktor? Ano ma'am, nagbigay naman ng pita sa rabat station na referral letter sa kanila. Nag-issue na po si doktor. Okay. So that's good to hear. Maraming salamat po, Doktora Montera, no, sa inyong tulong at of course sa tulong niyo po kay Jay Bautista. Mabuhay po kayo, ma'am, at sa lahat po ng staff ng Medical Center Dagupan City, maraming salamat po sa inyong lahat. So regardless po kung sa heart center or kung pwede din siguro sa Philippine Children's, tignan natin kung sino sigurong mauna, ma'am. Agad po natin na pupuntahan yung ospital. Papasamahan po namin kayo, ma'am, sa staff or sa reporter po namin para ma-assist din po kayo agad at maipakita po natin itong referral letter papunta po sa heart center para ma-ano na natin. Maraming salamat si po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Idol Rapid, thank you po. Sayang, ano? Oo nga, hindi kayo nag-meet today. Pero promise, ma'am, promise ni Sherry din kanina, pag gumalik na po si Jay... Maganda pala talaga si Madam Sherry. Dahil dyan, madam. Sige, usap tayo sa likod. Dahil dyan, may scooter na. Maganda tayo, ma'am. Hindi, kasi pasama, Jay, kapag gumaling ka na, bibilang ka namin ng scooter or bike. Laman. Okay? Okay, Jay, basta gumaling ka muna. Ka? Malungkot ba si Jay? Malungkot ka ba? Nahiya lang yan. Anong gusto mo? May gusto ka ba? Yung sinabi niyo lang po. Ay, yung sinabi yung scooter. Gusto mo ng scooter? Pupatay ka siya. Scooter. Oh, gusto talaga yes, yan. Yes, oh, nakikinig naman si Idol Rafi. Baka makaltas sa sahod ni Ate Shari yan. Okay? Okay. Cora Ibardo Laza, ang executive assistant po ng executive director po ng Philippine Heart Center. Hi, Ma'am Nora. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Si Attorney Pao Cruz po ito ng AXIS Party List. At live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo, ma'am. Meron po kaming isang pasyente dito, ma'am, si Sir Jay Bautista, isang 8-year-old na bata. Excuse me, yes, attorney. Nandito na po si Dr. Abanilla, siya po yung director. Sige po, baka pwede naming makausap, ma'am, si Doc Abanilla. Po regarding po yung sa referral lang po, yung endorsement lang ni ano po, no, Sir Rafi Tool po. Yes po. Pedia case po ito, ma'am, no? Yes po, ma'am. Sandali lang po. Sige po. Okay, so habang at least nandiyan si director pala mismo. Yes po. Maaasahan natin kayong... yan, ang Philippine Heart Center. Mm-hmm. Po. Kaagapay natin yan. Philippine Children's, Philippine Heart, PGH, yan, ang ating mga pampublikong ospital yan. Mm-hmm. Baka mamaya sabi ng netizen, baka daw malungkot kasi wala pa daw tayong scooter. Bawal ka pa kasi mapagod. Oo, bawal kasi po siyang hingalin, bawal siyang maging masaya. Kung nakikita niyo po yung mukha ni Jay ngayon, talagang sobrang neutral lang kasi bawal siyang malungkot din. Hi, Dr. Yes. Abanilla, good afternoon po. Good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Si Attorney Pao po ito ng AXIS Party List. Sir, sir, mayroon lang po sana kaming case na i-refer po sa Philippine Heart Center. Ito po ay case ng isang 8-year-old na may congenital heart disease, okay. Si Jay Bautista. So meron po silang referral letter, sir, from Region 1 Medical Center sa Pangasinan, sa Dagupan City po. Pwede po kaya namin, sir, na ma-refer sila tomorrow or kung kailan po natin ma-schedule yung kanilang consultation sa Philippine Heart Center? Naka-member na ba sila dito? Nakapa-enlist na sila dito sa amin outpatient department? First time po nila, sir, because kakaluwas din po nila ng Maynila.
Kanina umaga. Kanina lang po pala, kanina umaga lamang po. Oo. Oh, okay, kasi may initially ang mga pasyente dito are being seen at the outpatient, no? Tapos doon yan sila ini-schedule din as well, no? Oh. Well, they have to be aware that alam kami ha, ang volume of patients sa heart center is no joke, no? So kung elective yan, it will take a while for them to be scheduled. But kung talagang emergency na urgent, no? That can be a matter of life and death. Yan, maging i-prioritize naman siya na ipauna. Okay. So maganda po na at least aware din po kayo, ma'am, na yun nga po, kagaya po ng nabanggit ni Doc Abanilla, i-assess po kayo ng mga doktor natin sa Philippine Heart Center kung yan po ay urgent case or elective po operation. Sige po, Doc Abanilla, papasamahan na lang po namin siguro yung pasyente po kasama po yung kanyang magulang para po ma-assist din siya dyan sa heart center mismo. Saan nga po sila ulit, sir? Kailangan pong lumapit? Actually, sa kanyan sila sa outpatient. Anong dadaan mo na sila dito? Hindi na. Kung maaari po, Doc Abanilla, mas maganda po kung dumaan po kung sila sa inyong opisina, sir. Kasi kung wala pa silang card, tuturuan sila ng secretary ko dito. Ayun. Si Nora. Apo. Sige po, yun, mas maganda po. Ano oras sila makarating? Siguro, sir, i-schedule po mga namin. 9 o'clock, mga ganyan. Sige, kailan nyo ma-schedule? Ma-schedule po natin. Balitaan po namin kayo, Dr. Abanilla. Apo, o yung secretary nyo po, sir, kukontakin po namin, sir. Okay. Apo. Sige po. Maraming salamat po, Doc Abanilla, ang medical director po ng Philippine Heart Center. Ma'am, so yun ha, galing na po yun sa ating director po, medical director po ng Heart Center. Pupunta po kayo sa kanyang opisina at tutulungan po kayo ng kanyang staff na ma-register kasi meron daw pong registration ang outpatient sa kanila. So kami po bukas na bukas ay tama, sabi nila bukas daw yes po. Okay, so bukas magsa-schedule tayo, ma'am, ha? Thank you po, ma'am. Yan na lamang thank po. You po. Maraming salamat po. At Jay, pinagdarasal namin ang agaran mong paggaling. Salamat. Thank you, Jay. Oh, thank you din. Thank you. Promise, bye-bye. Papakita ko sa iyo si papakilala ko sa iyo si Senator, ha? Oh. Pagbalik dapat magaling ka na. Tapos may scooter na siya galing kay Sherry. Oh, yes. Okay? Sige. Matutuwa ka pag nakita mo si Idol Raffy. Okay? Thank you. Salamat po, Nay. Thank you. Bye-bye, Jay. Thank you.